Si Jesus ay kahalintulad ni Adan, ang unang tao, ang ating ama, na nilikha mula sa lupa at sinabi ng Diyos, ikaw ay maganap at nalikha nga si Jesus. Mga kababayan, papasok na naman tayo sa mahal na araw na kung saan ginugunita ang pagpanaw ng dakilang sugo ng Diyos na si Jesucristo. Kaya ito po ay munting pagbabahagi ng aming 10 paniniwala hinggil kay Jesus. Number 1, si Jesus po ay hindi Diyos. Sapagkat sa Islam, nang sinabi naming ang Diyos ay nag-iisa lang, ito po ay nag-iisa lang at hindi mo kailangan mahirapan sa pag-unawa. Number 2, sa aming paniniwala, si Jesus po ay malayong pinsan ni Muhammad. Sumakanla nawa ang kapayapaan. Paano po nangyari ito? Sapagkat ang Diyos po ay nagpadala ng mga propeta mula sa iisang angkan. Kaya kung babalikan natin ang kasaysayan, ang dakilang propeta ng Diyos na si Abraham ay may dalawang anak, si Ismail at si Isaac. Mula sa lahi ni Isaac, lumabas si Jesucristo at mula sa lahi naman ni Ismail ay lumabas si Muhammad. Sumakanla nawa ang kapayapaan. So ang lahat ng propeta na nangaral, naging sugo ng Diyos, nagdala ng mensahe ng tunay at tanging nag-iisang Diyos ay mula lamang sa angkan na ito. Number 3, buo po ang aming paniniwala at pananampalataya na si Jesus ay nakagawa ng mga himala. Katulad po ng ano, nagpagaling ng sakit, bumuhay ng patay, at meron pang nakasaad sa marangal na Quran na hindi nakasaad sa Biblia, siya po ay naghulma sa kanyang kamay ng ibon at binigyan niya ito ng buhay. At ganun din, siya ay nanalangin sa Diyos na magpababa ng mesa na puno ng pagkain. Ito yung mga nakalagay sa mga marangal na Quran, mga himala ni Jesus. Na kung gusto nyo po magdagdag ng kaalaman, pwede nyong i-research anytime. Hindi po yan matatagpuan sa Biblia. Number 4, naniniwala po kami na ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Jesus sa pamamagitan ng Injil o Ebanghelyo. Subalit ito po, ang kasulatan na ito ay hindi na umiiral sa panahon natin ngayon. Number 5, naniniwala kami na ang salita, ang dila ni Jesus ay Aramaic na kung saan malapit sa Arabic. Ito ang punto, kung ang Injil ay umiiral pa, marapat lamang na matagpuan ito sa kanyang wika. Number 6, at magugulat kayo dito, naniniwala kaming mga Muslim na si Jesus ay buhay pa hanggang sa ngayon at naroon siya sa langit, naghihintay ng kanyang pagbabalik. At yan ang number 7. Naniniwala po kami na babalik si Jesus dahil isa siya sa palatandaan ng pagkagunaw ng mundo o araw ng paghuhukom. Hindi siya ang maghuhukom, pero palatandaan na kung dumating na si Jesus ay malapit na ang araw ng paghuhukom. Bakit? Sapagkat meron pa siyang natitirang mga misyon. At isa sa pinakamalaking misyon ni Jesus at dakilang propeta ng Diyos ay ang patayin ang bulaang propeta. Number 8, hindi niya po larawan o tunay na anyo ang mga merong larawan ngayon na naglipana na kanyang mukha daw. Ito po ay kathang isip ng mga pintor noong unang panahon. Hindi kami naniniwala na yan ang anyo ni Jesus at lalong hindi kami nagdarasal sa mga larawang ito. Number 9, buo po ang aming paniniwala na si Jesus ay ipinanganak ng walang ama. Subalit hindi dapat ito ang maging dahilan na siya ay sambahin at gawing Diyos, sapagkat sa pagkakataon na ito, ipinakita lang ng Diyos ang kanyang paglikha sa iba't ibang paraan. Kaya naman hinalintulad ng Diyos si Jesus katulad kay Adan. Bakit po? Apat ang paraan ng paglikha ng Diyos sa tao na tulad natin. Ang number 1, tayo ay mula sa babae at lalaki. Ito ang normal. Meron din nilikha ang Diyos na mula lang sa lalaki. Ito naman si Eva, si Hawa, na hinugot sa tadyang. At may nilikha ang Diyos mula lang sa babae, at ito nga si Jesus. At meron nilikha ang Diyos mula sa walang lalaki at walang babae, at ito ay si Adan. Lahat kaya ng Diyos kung kanyang naisin, sinasabi lang niya, kun, fayakun, ikaw ay mangyari. Number 10, at marahil ito yung pinakamalaking pinagkaiba ng paniniwala ng Muslim sa Kristiyano. Bakit? Nakasalalay dito ang kaligtasan. Kami po ay hindi naniniwalang si Jesus ay napako sa krus.
Bakit? Sapagkat nang siya ay nasa panganib, siya ay nanalangin at niligtas siya ng Diyos mula sa panganib. Kaya ang aming paniniwala, hanggang sa oras na ito, buhay si Jesus at naghihintay kung kailan ang utos ng Diyos na siya ay magbalik dito sa mundo. Mga kababayan, ang pag-uusap tungkol kay Jesus ay pag-uusap sa kaligtasan. Si Jesus po ay dumating dito, tama, para magpahayag ng mensahe ng Diyos, pero hindi upang maging tagatubos ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi po ito doktrina ng mga propeta at hindi ito yung pinaniniwalaan namin, kaya po kami ay lubos na nag-aanyaya sa inyo na magsaliksik, mag-aral, hinggil sa tunay na mensahe ng dakilang Diyos na naglikha sa atin at ipinahayag niya ang mga mensahe na ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, at isa nga doon ay si Jesucristo. Kung hindi nakasalalay sa pamamagitan ng pagtubos sa dugo ni Jesus ang kaligtasan, nasaan ang kaligtasan? Ang kaligtasan sa aming paniniwala ay kung ano ang itinuro ng mga naunang propeta nang hindi pa dumarating si Jesus. Halimbawa, sa panahon ni Noah, may kaligtasan doon. Sa panahon ni Abraham, may kaligtasan doon. Sa panahon ni Moises, may kaligtasan doon. Ano yung kaligtasan doon? Ano yung paniniwala doon? Siyang paniniwala rin ni Jesus. Ano yun? Ang pagsamba sa tunay at tanging nag-iisang Diyos.